Hello everyone! Kumusta kayong lahat? Ito naman ang inyong kaibigan na makulit. Bumabati sa inyo ng mapagpalang araw. Naisip kong gawin ang content na to dahil pala hindi ko na alalang batiin nung holiday season na nakalipas ang aking grupo, ang Kappa Beta Pi Fraternity and Sorority. So sa inyong lahat, na aking mga brad and sis, kung makaabot man sa inyo ang video na ito, belated sa inyo sa inyong Christmas time, belated nung 31, the New Year time, at least tumama ako ngayon sa tinatawag nating Three Kings. But before anything else, nais kong magpakilala sa inyo, I am Edtor Nebreja. My baptismal name is Pagusto. Mamaya nyo na malalaman bakit Pagusto ang aking baptismal name. And I survived noong 1991. Yan ang taon na nag-survive ako sa Kappa Beta Pi and Fraternity and Sorority. Apat pala kami noon. Shout out kay Brad Russell Asuncion, kasama ko sa College of Nursing before. Brad Hiner, shout out sa'yo. And Brad Judith Grinyo, shout out din sa'yo. And then sa aming nag-iisang babae na pumasok noong 1991 na kasabay namin, si Sis Alma, na matagal na naming hindi nakita at wala na kaming balita. I hope na nasa maayos kang kalagayan, Sis Alma. Ito naman yung pagpasok namin, may kwento ko lang kasi tuwing naaalala ko na napapangiti ako kasi isa yun sa event naming apat. Event sa aming buhay na sama-sama kami sa hirap at ginhawa. Naalala ko nung unang araw na napag-uusapan na na-schedule ang aming pagpasok sa fraternity sa Kappa Beta Pi. Andun kami sa waiting area sa labas ng school ng Notre Dame of Marble University na dati pang Notre Dame of Marble College. Unang Sabado, hindi nila kami sinipot. Marami na, kasi yun ang antayan ng mga gustong pumasok sa iba't ibang fraternity yung area na yon. So yung iba, nilalapitan kami na, uy, dito na lang kayo pumasok. Wala, hindi naman kayo sinipot. Pero we stood firm with our decision na doon talaga kami sa Kappa Beta Pi Fraternity and Sorority papasok. Second Saturday, nagkita-kita na naman kaming apat. Unfortunately, ganun pa rin ang nangyari, hindi nila kami sinipot. Pangatlong Sabado, pumunta uli kami doon sa aming tagpuan, doon na sa harap ng Notre Dame of Marble College. So nag-usap-usap ata kami, apat, if my recollection is right, na pre, tayo na lang susundo sa kanila. And then, parang nakausap namin is Brad Ray Puras. At yun ata, kung tama yung recollection ko ng events, yun ang nangyari. So to cut the story short, naipon, nagkaroon ng numbers, nagkaroon ng tamang numero para may ipagpatuloy ang aming pagpasok sa araw na yan. So yun na, sumakay na kami ng sasakyan, umakyat na kami sa aming lugar na hindi makakalimutan na apat. Doon kami sa farm. Andun na nag-aantay yung pagdating namin doon. Andun na naman yung ibang mga grupo, andun yung mga ibang members na ng aming papasukang grupo. So it means, na-analyze namin na siguro sinubukan lang talaga kami kung talagang desidido kami pumasok. So nagkaroon ng reorientation, and then tapos ng reorientation, kumain kami. And then pagkatapos kumain, hinanda na namin na aming mga sarili. And then yun, pumunta na kami kung saan kami susubukan ang aming tatag para makapasok sa grupo. And then dito na papasok yung bakit Pagusto. Pagusto, it is an Ilonggo dialect siguro,
correct me if I'm wrong, nang ibig sabihin nun, parang kung sa ano pa, bahala na kayo pag tinanong. Oh, tinanong kasi may number. Tinatanong kami sino ang number 1, number 2, number 3, number 4. So, sa apat sa amin, walang sumasagot. Kasi nga, naghahalo na yung kaba, pressure, lahat na. Feeling of anxiety na ano ba ang mangyayari dito. Oh, nung dumating na ako ang tinanong, ang ibig ko lang sabihin bakit ako sumagot ng pagusto is bahala na kayo kung ano ang number na ibibigay nyo sa akin. So, yun ang ginamit. O, pagusto, ikaw ang number one. Kaya tuloy, ako ang unang nabinyagan. Oo, maraming hindi na dapat ikwento pa kung ano man ang mga nangyari ng araw na yon. But, yun. We survive. Walang nangyari sa amin. Walang nag-quit sa amin. Kumbaga, tinayuan namin, nakaya namin, pinakita namin sa kanila. And then after a week ata yun, or after 2 weeks, nagkaroon kami ng acceptance. That's the final na naging member na kami ng grupong aming pinasukan. Kaya yun lang, masaya. Blood, sweat and tears, sabi nila. Pero wala namang blood. Siguro pawis lang. At iyak, oo, at sipon, ay, mga ganong bagay. Naiintindihan na yan ng mga, kung makapanood man nito, ang nakakaintindi ng sinasabi ko, yung nakaranas pumasok sa ganyan. And remember, that was 1991, iba ang kalakaran noon. Kaya ngayon, I'm very proud, until now, I'm very proud to be a member of the Kappa Beta Pi Fraternity and Sorority, still active. Kahit na medyo matagal na, hindi naman sukatan ang kung gaano kakabago, gaano kakatagal sa isang grupo, as long as na nasa puso mo yung grupo mo at alam mo na kung ano ang purpose mo sa grupong yan. Kaya shout out lahat sa mga aking brother and sis na aktibo, na andyan pa rin sa palibot, Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi ko man kayo nakilala, hindi at imposible makikilala ko kayo lahat. Pero if ever na makarating sa inyo ang video na ito, extend na lang. Kindly extend my warmest greeting and best regards sa inyong lahat dyan kung saan lugar man kayo naroroon. And then keep the fire burning. Continue being proud member of the Kappa Beta Pi Fraternity and Sorority, long live Kappa Beta Pi, 1956, sabi nga nila. Yun lang, at sana'y magkita-kita tayo. May mga anniversary naman tayo. Unfortunately, hindi pa rin ako naka-attend na pala ako, parang twice or minsan. Pero nitong mga huli, hindi na ako nakaka-attend. But it doesn't mean na hindi man ako naka-attend o hindi man naka-attend yung mga brad and sis na iba. It doesn't mean na nanlalamig na kami sa ating grupo. Oo. Yun lang. At ano, it doesn't necessarily mean na pag hindi ka naka-attend, ayaw mo na sa grupo. Walang ganon sa Kappa Beta Pi. Alam nyo yan. Alam yan ng true-blooded Kappa Beta Pi. Kaya shoutout sa inyong lahat dyan. Hindi ko napapatagalin ito. Belated greetings sa lahat ng holidays na nakaraan. At least tumama ako ngayon. To everyone, more power, more success sa ating lahat. Stay healthy. Long live Kappa Beta Pi. Salamat.